Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong ituturo ko sa inyo ay marami pong nalilito dito. Kaya kung matututunan nyo, malaking bagay po ito para mapabilis yung inyong pag-aaral sa English. Okay? So, umpisa na po natin. Ang malaking tanong po kasi, alin ang tama? God bless you o God blesses you? Pag ang ginamit nyo ay God bless you, dapat po ang ideya ay ganito. Tama ito kung nahiling ka na pagpalain ang tao. Yun po yung ideya dapat ng God bless you. Okay? Samantala itong God blesses you, tama ito kung gusto mo sabihin na pinagpapala yung tao. Okay? So, kitang-kita nyo ng pagkakaiba ng God bless you at God blesses you. Ngayon ang malaking tanong, paano mo nalaman na ganito palang klaseng format ang dapat gawin kapag ikaw ay magbibigay ng ideya na nahiling? Ito po ay kinuha ko itong ganitong format dito po sa subjunctive mood. Kasi ang subjunctive mood po ay hiling pa lang at di pa nagaganap, di pa nagkakatotoo. Yan po ang subjunctive mood. At nasa subjunctive mood po ang mga batas para makagawa po tayo ng English sentence na, na patungkol sa hiling at sa sitwasyon na di pa nagkakatotoo. Okay? Samantala po, kung ang gusto nyong ibigay na idea ay nagkakatotoo na, dito tayo sa indicative mood. Dito tayo sa batas ng indicative mood kukuha para makagawa tayo ng English sentence na sinasabi na totoong nangyayari na ang naturang sitwasyon. Katulad nito, God blesses you. Na ang ibig sabihin, yung tao ay pinagpapala na ng nasa taas. Okay po? So, malalaman po natin yung ating sentence ay naka-subjunctive mood o indicative mood kapag ang pagbabatayan po natin ay verb. At ang verb po dito ay itong bless at saka blesses. Na nagbigay po ako ng konting halimbawa dito sa taas. Tingnan nyo ang pagkakaiba ng indicative mood na totoo nang nangyayari at dito sa subjunctive mood na di pa totoong nangyayari. Okay? Tingnan nyo, Mario is, yan ang tama pag indicative mood. O kaya Mario was, o kaya Mario goes. Pero pagdating sa subjunctive mood, yung is magiging be, yung was magiging were. Yung goes magiging go. Magiging go na kung saan ay naka-original na spelling. Okay? Di ba pag tinignan nyo sa dictionary, ang go, yan yung original na spelling ng go. Okay? Tapos pagdating sa pronoun, yung he, she, it, sa indicative mood, is, o kaya was. Pero yung is magiging be pag naka-subjunctive mood. Yung was magiging were. So, yan po ang batas ng subjunctive mood para masabi natin na yung ating English sentence ay isa lamang hiling o di pa totoo. Okay? Di pa nagkakatotoo. So, ngayon, napakalaking bagay pong matutunan yan kasi kalimitan dun sa may alam na sa English, hindi pa nila ito na i-master. Kung ma-master nyo yan, napakalaking bagay po iyan para mapabilis ang inyong paggaling sa English. Okay po? So guys, maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo sa mga sumusuporta, kay Sir Nat, kay Ma'am Helen Tambungan from Bicol, kay Ma'am Maricel Portes, at kay Sir Muhammad Norm Mauyag. Maraming salamat po!